pagkakataon ng pag-taas baba. Gawin lang po ito ng taikot mula sa kanan, sa likod at sa kaliwa. Ito po, 1.5 pang ginagamit natin sa bandang gitna. Sa bandang kaliwa na po ako. Malamanay lang po dapat ang pagtaas baba po. Ngayon po, gagamit po tayo ng tugay sa bandang taas naman po. Ganun din po ang gagawin natin. Gawin po natin ito sa kanan, sa likod at saka sa kaliwa. Same way lang po ang gagawin natin sa ikot lang po. Ngayon po, gagamit po tayo ng one guy. Sa bandang baba po at gitna, gagamitin natin ng one guy. Ganun din po ang gagawin natin ng one pong ginawa natin sa 2 guys, 1.5 guys. Ganun din ang gagawin natin, mula sa kaliwa, likod at sa kanan. Papaikot lang po ang gagawin natin. Same way lang po ang gagawin natin. Taas baba ng malamanay. Yan po. Taas baba. Taas baba lang po ng malamanay. Ngayon po, magkagat po tayo ng zero open po. Yung zero open po pala po, yung cylinder ng clipper po. Pipitin natin ng pababa po yung cylinder. Ngayon po, magsisiro, close na po tayo. Yung cylinder naman po, i-up na po natin yung cylinder ng clipper. Yan po. Yung zero close po, sa pinakababa na lang po yan. Lilinisin natin yung mga maliliit na buhok. Yan, ganun po. Balik-balik lang din po. Then, gagawa tayo ng guide para sa pag-ahit gamit ang clipper natin. Make sure yung clipper natin na hindi nangangagat o nangangain ng balat. Importante po yun para hindi masaktan yung ating client. Ngayon po, papagpagon po natin para hindi po mangati yung mga client natin, especially sa mga bata, kasi yung mga bata masisilant po sila. Ngayon po, magbabasa po tayo. Kung napapansin nyo po, binasa ko ng konti at tinabunan ko bagya yung mata, hindi mabasa. Ayan, mag-aahit na po tayo. Dahan-dahan na po sa pag-aahit upang hindi po natin sila masaktan o magawa tayo ng sugat. Huwakan po natin yung tenga. Pag nasa bandang tenga na po natin, mahuhiin natin ng bagya upang makaahit tayo ng suabi. Ayan po. Hawakan po natin yung tenga para hindi po natin masama sa pag-aahit. Dahan-dahan at malumanay. Gawin lang din po yan sa kabila, ang pag-aahit. Sway lang po kung ano pong ginawa sa kanan, ganito po sa kaliwa. Dahan-dahan at malumanay. Ngayon po, basahan natin ng konti upang makita po natin yung hawi ng buhok. At para may pattern po tayo kung hanggang saan lang po yung babawasan natin. Yung mga tikos lang po ang babawasan natin gamit ang gunting. Malumanay ang pagbabawas.
Pwede po tayo gumamit ng malaking gunting kung doon po kayo sanay, especially sa mga sanay sa mga malaking gunting. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na lang po ng my YouTube para ma-update po tayo sa mga next video at mga video tutorial po natin about sa paggugupit. Ngayon po, magtitrim na po tayo sa taas ng bahagya. Yung pagtitrim po ay hindi masyadong madiin at bandang taas ng po ng buhok po sa pinakailalim. Bagay lang po ang pagtitrim. Ngayon po, trim po natin ulit sa pinakakilid. Ngayon po ay babawasan natin ng bagya yung pinakataas nila gamit ang gunting. Ang pinakadulo lang po ng taas ang babawasan natin. Hawin natin sa kabila din upang makita natin lampas. Please like, comment, and subscribe po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Ngayon po, balikan ulit po natin sa pagtitrim ng bahagya. Ngayon po, pagpagan po natin para makita po natin yung finish na product na ginawa natin. Then, ulitin natin yung mga hindi mga marinaw na pag-aahit. Ulitin po natin. Dahan-dahan para mas maging maganda ang paggawa natin o product ng pag-upit. Yan po. Poging-poging na si Kuya. Thanks for watching.